Alam niyo ba, pagkatapos na mamamagitan ang Poop of Rome sa mangyayaring giyera ng Gog at Magog at maging sanhi upang ang mga leader sa buong mundo ay hahanap at magtalaga sa gagawing may mamamagitan upang itakda ang Peace Covenant. At sa ganito ring pagkakataon ay magbubukas ang 7th selyo na nakahula sa Revelation chapter 8 verse 1 nang Panginoon ay tatayo sa kanyang luklukan ng awa. Mapapansin natin na magkaroon ng katahimikan ng halos kalahating oras. Ibig sabihin, pag tumayo na ang hukom sa kanyang luklukan, tatahimik ang lahat. Tanda na tapos na ang kanyang hatol. Tapos na po ang kanyang paging tagapamamagitan sa mga hinter. Ayon sa Romans chapter 11 verse 25, ay ganito po ang kanyang pagkasabi. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na din ninyo malalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y mga marunong sa inyong sariling mga haka ng katigasan na isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hinter. Ibig sabihin, ang Grace Age Dispensation na ibinigay na dilim ng Diyos para sa mga hinter ay matatapos na sa pagdating ng panahon na ang hukom ay tatayo sa kanyang luklukan ng awa. At sa sinabi rito sa Romans chapter 11 verse 25, ibig sabihin ang dealing niya sa mga hintil ay tapos na upang siya ay pasa sa Israel upang sila naman ay maligtas. Ayon sa Romans chapter 11 verse 26. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa hukob ng kalikuan at ito ang aking tipan sa kanila. Pagkaalisin ko ang kanilang kasalanan tungkol sa ebanghelyo ay mga kaaway sila dahil sa inyo. Datapat tungkol sa pagkahirang ay mga pinakaibig sila dahil sa mga magulang. Kaya po, hindi kinakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang bayang Israel. Kaya pag natapos na ang 2,000 taon na ibinigay para sa mga hintil, ay dito na po magtatakdaan ng pagsasara ng grasya para sa mga hintil. Ang Peace Covenant na nangyayari dito o mangyayari dito sa bansang Israel ay pansamantala lamang dahil pagkatapos ng 3 taon at kalahati ay sisirain ng Poop of Rome ang kanyang kubinante. Ayon sa sulat dito sa hula ng Daniel chapter 9 verse 27 ay ganito po ang kanyang pagkasabi. And he shall confirm the covenant with me for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Sa kabilang dako pagkatapos ng peace agreement sa magkabilang panig ay ang katuparan din ng Revelation chapter 10 verse 3 hanggang 7 ay ganito po ang kanyang pagkasabi. Verse 3. At sumigaw ng malakas na tinig na gaya ng leon na umaangal, at pagkasigaw niya ay ang 7 kulog ay umugong. Verse 4. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Ang kulog na ito na ati pong nabasa ayon sa Revelation chapter 10 verse 3 and 4
ay hindi po mga literal na kulog, kundi ito po ay tumutukoy sa mensahe na patungkol sa 7 kontinente sa buong mundo. Kaya hindi ito ipinasulat ni Kristo kay Juan dahil ang mga magsasalita ay ang 7 tao sa 7 kontinente para maghanda ang Bride of Christ para sa Rapture Day.